Mga hindi karaniwang kaganapan sa dagat, nakuna ng video. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang dagat, ilog at miskilawa ay isang anyong tubig na masasabing unpredictable. Pabago-bago po kasi ang kalagayan nito. Oo, kaya naman nararapat lang na maging maingat ang mga nagmamayari ng mga sasakyang pangdagat para na rin hindi sila mapahamak. Pero ano't ano pa man yan, ay meron pa rin talagang mga engot, nagmamayari ng mga barko at mga bangka na nakakadanas ng hindi magandang karanasan sa tubig. At sa video na nga na ito, itignan natin ang iba't ibang kaganapan na nangyari sa mga barko at bangka sa tubig. Kaya naman simulan na agad natin. Ang ganitong kaganapan ay parang sa mga palabas mo lang makikita. Hindi palaging safe ang mga seaman sa dagat? Grabe no? Mabuti't wala ritong namatay. Ang driver nito ay ninakaw ang yate kaya ito nangyari. Hindi naririnig ang busina niya. Yan ang mangyayari kapag nakalimutan mong mag-handbrake. Yung sasurpresahin mo sana siya kaso ito nangyari. Parang laruan lang na nahulog. Ganito naman sumira ng yate sa loob ng ilang segundo. Ito naman ang barge na hindi nakinaya ang bigat. Walang panama sa malakas na alon ng bangka mo. Buti na lang talaga walang sakay ang bangka. Ang kapitan naman nito ay na-miscalculation ng barko. Wala ata silang alam na sila'y tutumba kapag ganito. Ano kaya ito? Nakakatakot na butas. Sira ang speedboat mo kapag ginanito mo.
dapat ka talagang mag-slow down kapag paliko. Ganito mangyayari kapag nasobrahan ka sa yabang. Kapag ganito ang dagat, mahirap kumain sa barko. Ang laki ng lugi ng kumpanyang may hawak dito. Ang ganitong video ay alam mo na talaga kung ano ang magiging ending. Akala siguro ng sea lion, pagkain. Wasak talagang maliliit na bangka kapag binangga ng malaking barko. Bigla siyang nawala, kawawa naman. Mahina kasi ang binti niya kaya siya nahulog. Maganda na sana kaso ito nangyari. Pati bayan ng bangka na lang talaga. Napakalaki ng dagat pero nagkakabanggaan pa rin sila. Paano kaya siya nakaabot dito? Ganito ang sinasapit ng barko sa gitna ng bagyo. Paano mag-park ng malupitan? Ganito po. Hindi talaga komportable matulog at magtrabaho sa loob ng barko. Miski barko, nasusunog din pala. Anim na bangka na patong-patong. Pwede pala yun? Ang ganda na sana kaso... Miski pala sa dagat, nagkakabanggaan din ng mga barko.
Yung mag-isa ka na nga lang tapos nahulog ka pa. Ganto lang pala mag-rescue ng bangka. Hindi ata siya marunong mag-parking. Sa ganitong senaryo, mahirap talagang magbalanse. Dapat kasi tatantsahin mo muna. Sayang ang mga packages. Kapag kalikasan ng gumanap, sira talaga lahat. Ganyan kapag hindi ka marunong mapapahama ka talaga. Lugi na nga sila, nakasira pa sila ng tulay. Hindi talaga laging perpekto ang mga trabaho. Huwag na huwag kang magtitiwala sa mga mumurahing transport cargo. Ang ganda pa naman ng barko tapos nasisira lang. Paano kaya ito napunta rito? Top G lang ang kayang gumawa nito. Isa na ito sa mga nakakalungkot na makita sa dagat. Ganito ang mangyayari kapag overloaded na ang barko.
dahil sa malakas na bagyo. Maraming cargo nahulog sa tubig sa Indian Ocean. Kapag ganito nasa likuran mo, talaga namang nakakatakot. Grabe to. Kaya pala mahirap isakay ang mga sasakyan sa barko. Ala siya, wasak ang babanggain ito. Mabuti't sinuwerte pa sila. Ganito ang mangyayari kapag binangga ng barko ang pangpang. Pag malakas talaga ang agos ng tubig, kahit gano'n pa katibay ang barko mo, wasak talaga. Wala ka talagang magagawa sa lakas ng alon. Rumarampa din pala ang mga speedboats. Ito pala ang tsura ng barko kapag nasa mababaw na tubig. Paano kung asa barko ka tapos may nakita kayong napakalaking hole sa dagat? Isa itong napakatinding bangungot sa mga pasahero. Hindi palaging masaya sa mga yate. Hindi nila nakita ang wind turbine, kaya nabangga sila. Hindi ata siya marunong mag-park ng maayos. Palpak ang mga nag-welding nito. Mahirap magbiyahe sa dagat kapag inabutan kayo ng bagyo. Hindi ata siya nag-isip bago siya tumawid. Tignan mo kung gaano katindi ang kanilang pinagdaanan.
Okay na sana kaso may nangyaring kakaiba. Mas matibay ang tulay kumpara sa barko. Dapat pala mga gamit sa loob ng barko ay palaging nakatali. Thousands of tons na barko, wasak talaga ang babanggain niya. Kapag magaan talaga ang bangka mo, talaga namang hahanginin ka. Yung bakal na kasi na yan ay para sa layag kaya sira talaga yan pag dumaan sa bababang tulay. Ganto mag-trip ang mga may-ari ng bangka. Kahit gano'ng kagaling mag-drive, eh hindi ka pa rin talaga mananalo sa kalikasan. Pwede rin palang humiga habang nagmamaneho ng bangka. Grabe to, nahulog siya sa bangka habang umaandar. Ginawa lang bowling ng malakas na alon ng mga bangka. Ganito kapag nakatulog ang kapitan ng barko. Nagbayanihan sila para isalba ang kawawang bangka. Sayang naman yung yate, ginanto lang nila. Inikop naman ang bangka ng makina ng barko. Pati pala bangka, pwede rin gumawa ng tricks. Iranian ship naman ito na lulubog na. Walang nagmamaneho paano kaya ito umaandar.
Ganito kapag master mo na paanda rin ang mga speedboats. Whirlpool ba ka mo? Ito na yung hinahanap mo. May mga pahamak talagang mga kaibigan. Kapag napuno yan, I'm sure lulubog yan. Ganito ang itsura ng apat na palapag na barko. Pwede rin palang mag-drip sa tubig at yelo. Bangka ba ito o isang aircraft? Ang hirap ng ganitong trabaho. Ganto magbanggaan ang mga barko sa may dagat. Wala talagang panama ang kahit anumang gawa ng tao sa kalikasan. Pwede rin palang pangtulay ang mga speedboats. Kawawa naman sila. Mabuti't naging maagap sila kundi kakainin sila ng buhay ng pating.